Isang magandang araw mga ka-FinPro. Narito pong muli tayo upang pag-aralan ang mga gabay tungo sa pag-aalaga ng ating mga babuyan. Nung nakaraang episode, atin pong inalam kung paano ang maayos na pangangalaga sa ating mga dumalaga, inahin hanggang sila ay manganak. Ngayon po, pag-aaralan naman po natin kung paano ang tamang pangangalaga sa mga bagong anak na biik hanggang sila ay iwalay. Pakinggan po natin si Dr. Alfred Palatao para sa mga impormasyon. Ngayong araw, ating tatalakayin ang proper piglet production. At meron tatlong yugto para sa proper piglet production. Ito yung ating pre, during, and post-parturition. So ano yung mga dapat isaalang-alang? Una, dito sa ating pre-parturition. Sa pre-parturition natin, dapat hinahanda natin yung mga gagamitin sa during panganganak ng ating inahin. Pagkalabas ng ating biik, kailangan punasan natin yung lamad na nasa katawan ng ating baboy. Uunahin natin yung pinakanguso. Sa nguso, papunta sa kanyang katawan hanggang sa kanyang mga paa. Pagkatapos nito, kailangan nating talian yung pusod ng ating mga biik at kailangan din natin putulin. Pagkaputol natin, at least magtitira tayo ng mga 2 to 3 inches. Pagkaputol natin, ay lalagyan natin ito ng iodine. Ito ay para mabilis itong matuyo at hindi pasukan ng bad bacteria. Tinatalian din natin ito upang sa ganon, hindi lumabas yung mga dugo at yung anumang mga nutrients na naandun pa sa umbilical cord. Pangalawa, kailangan natin putulin ang kanilang mga ngipin. Pinuputulan natin ito ng 3/4 hanggang kalahati upang hindi masugat ang suso ng ating mga inahin habang sumususo yung ating mga biik. Pwede rin natin putulan yung kanilang mga buntot. Bakit natin kailangan putulan ang mga buntot ng ating mga biik? Pinuputulan natin ito sa dalawang kadahilanan. Una, para mas malinis yung ating mga piglets. At pangalawa, this is to avoid cannibalism. Pagkatapos ito, maputulan ng buntot, ng ngipin, at ng pusod, kagad dapat natin itong pasusuhin. Kailangan natin pasusuhin yung ating mga biik para kaagad maka-intake ito ng colostrum. At ang colostrum, ito ang may pinakamataas na antibodies sa buong brooding stages. Isa sa alang-alang din natin yung tinatawag natin na brooding. Bakit brooding? Ano ang kahalagahan ng ating brooding? Ang brooding, yan ay nagbibigay ng artificial heat sa ating mga piglets. Dahil pag wala kayong brooding at nilamig yung ating mga biik, tandaan nyo, magtatae. At pag nagtae yung ating mga biik, dito na susunod-sunod yung mga problema sa pag-aalaga ng mga piglets. Sa brooding, iniiwasan natin mabasa yung ating mga biik. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, dahil pag ang mga piglets natin, pag yan ay nabasa, syempre lalamigin, magtatae yung ating mga piglets. So iniiwasan natin mabasa yung ating mga biik para hindi sila lamigin. Sa pangatlong araw na naipanganak yung ating mga biik, dito nagbibigay na tayo ng iron supplement. Ito po ay tinuturok doon sa ating mga biik sapagkat sa gatas ng inahin, napakababa o napakalimited ng iron na kanilang nakukuha. Sa 12 to 14 days, karaniwan, dito tayo nagkakapuon ng ating mga biik. Ito yung tinatawag natin na castration. Ang castration ay removal ng mga testicle doon sa ating mga undesirable na gagawing mga barako. Pagkatapos natin magkapoon, nagbibigay tayo ng antibiotic. Naglalagay din tayo ng iodine doon sa kanilang mga sugat para mabilis gumaling yung kanilang mga sugat. Para sa antibiotic, this is to avoid secondary infection sa ating mga piglets. Pagdating ng 5 days to 7 days, dito unti-unti na nating binibigyan ng Smart Boost 100 yung ating mga piglets. Para saan? Yan ay para unti-unti nilang matikman yung ating Smart Boost 100 na mataas sa iron, may immune enhancer, para na ipe-prepare na rin yung gut ng ating mga piglets para sa pagkain ng solid food. Yung unang araw, karaniwan ang ginagawa natin, pinupunasan natin yung suso ng inahin nung tinunaw na Smart Boost 100. Ito ay nilalagay natin para makatikim na ng unti-unti yung ating mga piglets at naaamoy na nila yung Smart Boost 100. Nag-iiwan din tayo dun sa gilid, sa pakainan, para yan ay makatikim na rin yung ating mga piglets dahil tanda natin ang mga piglets, ito ay isang mga curious creatures. So kung ano yung mga nilatag natin dyan, tinitikman na nila yan. Bakit kailangan nating i-prepare sa pagkain yung ating mga piglets? Dahil 28 to 30 days, kailangan natin silang iwalay. At pag naiwalay natin, marunong na dapat kumain. Dahil pag hindi yan marunong kumain, karaniwan yan, magtatay ulit yung ating mga biik. At karaniwan, pag hindi pa talaga marunong kumain, it will lead to winning lag and mortalities.
During winning, ano yung mga dapat nating isaalang-alang? Mas advisable na inahin yung ating winawalay para ma-retain doon sa dating kulungan yung ating mga piglets. Ito ay para maiwasan natin yung stress during winning doon sa ating mga piglets. So sa panahon na to, kumakain pa rin sila ng Smart Boost 200 at wag na wag ninyong isi-shift kaagad sa pre-starter. Dahil karaniwan na nangyayari sa ating mga backyard, isi-shift kaagad sa pre-starter. At pag sinip nyo kaagad sa pre-starter, tandaan nyo, mas matagal lumaki yung ating mga piglets dahil kulang ito sa sapat na sustansya. Kaya meron tayong tinatawag na Smart Boost 200. Ito yung ating mga winner feeds para sa ating mga piglet na mas sapat at mas akma yung nutritional value para sa kanila during this stage. Meron din tayong sinusunod na medication and vaccination program. So sa ating mga medication, dito pumapasok yung ating mga vitamins, yung ating mga minerals na kailangan ibigay doon sa ating mga biik. Sabi ko nga kanina, yung third day, dito nagbibigay tayo ng iron. Susunod na linggo, pwede tayo magbigay ng multivitamins, depende sa kondisyones ng ating mga biik. Kung nakikita natin na medyo matamlay pa yung ating mga biik o medyo nabibihain, dito nagbibigay tayo ng 0.5 to 1 ml ng ating multivitamins. So, kailan natin pinupurga? Pinupurga natin yung ating mga biik during the 38th day ng ating mga piglets. Dahil dito, may iwasan natin na mag-develop ng mga worms yung ating mga piglets dahil nakakabawas ito sa sustansya sa kanilang mga kinakain. Para sa ating feeding guide, sabi ko, 5 to 7 days, as much as possible, start na natin pakainin ng Smart Boost 100 yung ating mga piglets. Umuubos ito ng kalahati hanggang 1 kilo bago natin ilipat sa third week, Smart Boost 200 yung ating mga piglets. Dahan-dahan natin itong hinahalo. Una, 25% ng Smart Boost 200 sa 75% ng ating Smart Boost 100 na pinaka-booster natin. So, sunod na araw, hahaluan natin ito 50-50. 50% yung Smart Boost 100, 50% yung ating Smart Boost 200. Sa pangatlong araw, mas marami na po ang Smart Boost 200, yung ating winner feeds, 75% Smart Boost 200 at 25% na lamang yung Smart Boost 100. At sa pang-apat na araw, 100% na po na nailipat natin properly yung ating feeds from Smart Boost 100 palipat sa Smart Boost 200. Ito ay para sa hindi mabigla yung ating mga piglets doon sa kanilang mga kinakain. So, tuloy-tuloy po ang ating pagpapakain, pagkawalay natin yung ating mga piglets, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagpapakain ng Smart Boost 200 hanggang sila ay nawalay na. Nawa ay marami tayong natutunan sa ating mga tinalakay ngayong araw na ito. Sa susunod, ating pong tatalakayin ang tamang gabay sa pag-aalaga ng mga palakihing baboy. Kung gusto po ninyong sumubok sa pagninegosyong pagbaboyan gamit ang Feed for Hog Feeds, maaari nyo pong kontakin o tawagan ang mga numero na nakikita ninyo sa inyong TV screen. Muli po, ito po si Warren Tan ng ProNatural Feed Corporation na nagsasabi, para sa matagumpay na negosyong pagbababuyan, gumamit ka ng FeedPro.